Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So it's been a long mga lodi. So for this day, discuss naman natin yung partial easiest way to solve for partial fractions. Saan ba ginagamit yung partial fractions? So ang common use kasi nito is yung sa integration, sa integral calculus. So kapag binigyan tayo ng rational expression, pinapaas yung integration or yung integral nun, automatically gagawa tayo ng partial fraction. We need to decompose mga lodi. So, paano ba yung technique sa pagkuha nito? So, yung tuturo ko ngayong araw is yung paano yung madaling way, lalo na kapag linear, yung mga factors ng denominator natin. So, for example, decompose to partial fraction, x plus 4 all over x squared plus 5x plus 6. So, first thing, kailangan muna nating i-factor out yung denominator. So, ang x squared plus 5x plus 6, pagkakaalam natin, that is equal to x plus 2 multiplied by x plus 3. Tama mga lodi. So ito, pwede natin siyang gawin na a over x plus 2 plus b over x plus 3. So ganyan yan mga idol. Bakit naging ganyan sa IJ? Kasi ito yung factors natin, linear. Kapag linear yung factors nyo mga lodi, automatically constant yun nasa taas nun. So ang pinaka natutunan kasi natin sa eskwelahan is yung ginagamit natin yung classical method. So the classical method is yung kumukuha tayo ng LCD nila. So, kunin natin yung LCD nito. So, automatically, ang LCD nito is x plus 2 multiplied by x plus 3. So, ano na mangyari? Kapag ito, dinivide mo dito, mawawala na yan, mga lodi, then magiging x plus 4 is equal to a multiplied by, pag dinivide, mawawala yung x plus 2. This will become x plus 3 plus b multiplied by x plus 2. So, yan na yan, mga lodi. So, ganito po yung technique dyan. Paano natin kunin yung A at saka yung B? So, pwede ka naman mag-systems dyan, mga lodi. Pero ito na yung pinakamadaling paraan. So, tingnan natin. Ano yung value ng X na magiging 0 itong expression na to? So, diba, ang X plus 3, kapag magiging 0 siya, that is X equals negative 3. Kapag negative 3 to mga lodi, makukuha natin yung B. Kapag naman negative 2 yung x, kasi dito, x plus 2, makukuha natin yung a. So, ano ibig sabihin yan, Sir IJ? So, it means na kung ano yung roots nung denominator natin, or kung ano man yung value ng x na magbibigay ng undefined value dun sa given natin, ito yung isa-substitute natin to get the values of a, b, or kung meron mang iba pang variables. So, kunyari, dito mga lodi, kunin muna natin yung a. So, para makuha natin yung A, set natin yung X as negative 2. So, at X equals negative 2, this will become negative 2 plus 4 equals A multiplied by negative 2 plus 3 plus eto mga lodi. Di ba kapag negative 2 to, mawawala na yan. Kasi negative 2 plus 2, that is 0. So, it follows that 2 is equal to A. Negative 2 plus 3, positive 1. Therefore, A equals 2. Tapos, ano yung B naman natin? So, para makuha yung B, substitute po natin. So, at X equals negative 3, we have, anong mangyayari dito mga lodi? So, that will become negative 3 plus 4 equals, etong mga idol, mawawala na yan. Kasi negative 3 plus 3, that is 0. So, ayun. So, ang mangyayari dito, ito na lang yung magkakaroon natin, yung B times X. Sorry, ano yung X natin mga lodi? Negative 3 plus 2. So, for this case, negative 3 plus 4, that is 1, is equal to, so negative 3 plus 2, that is negative 1, that is negative b. Therefore, anong value ng b, mga lodi? Negative 1. So, ang magiging final answer natin dito, kapag ang hinahanap is yung decomposition ng rational expression na yan, this will become 2 over x plus 2 minus 1 over x plus 3. So, this is now the final answer. Okay? Pero, yun yung ginagamit natin normally sa school. Paano yung sinasabi ko na easiest way? So, meron kasi tayong tinatawag na cover-up method, or yung sa Tagalog, yung tinawag na lang namin dyan is yung takip method. So, ganito yan mga lodi. Pakitaan ko kayo ah. Same expression, mas madali, hindi na tayo magaganito. So, burahin ko muna yan mga lodi. Okay? So, ganito yun mga idol. So, diba, alam natin na yung factors niya x plus 2 tsaka x plus 3.
So, ang gagawin nyo lang dyan, mga lodi, para makuha nyo yung value ng A, tingnan nyo kung ano yung denominator nito. Ang denominator nito is x plus 2. Diba itong x squared plus 5x plus 6, that is equivalent to x plus 2 multiplied by x plus 3. So, tanggalin na natin yung mga lodi, ah. Same lang naman yan. So, paano yung cover-up method, Sir IJ, o yung takip method? So, ganito po yan. So, ang gagawin mo lang, para makuha mo yung A, takpan mo itong mga lodi, kung ano yung nasa baba, ano yung denominator niya, then ilagay mo yung expression sa kaliwa. So, that is x plus 4 all over x plus 3. Nakita nyo mga lodi, tinakpan ko yung x plus 2, di ba? Tapos, ang natira na lang yun, pero ano ba isa-substitute ko sa x, Sir IJ? Yung value ng x na magiging undefined to mga lodi. So, ano yung root ng denominator? So, x plus 2, that is x equals negative 2 kasi it will make the a over x plus 2 undefined. Kunin mo lang yung root, kaya negative 2 siya. So, this will become negative 2 plus 4 over negative 2 plus 3. So, this is 2 over 1. This is positive 2. Paano naman yung sa b? So, for b, ang takpan natin, x plus 3, cover up, takip method, x plus 4 over x plus 2. Ano po yung isa-substitute natin, Sir IJ? Di ba yung value niya na magiging 0 siya? So, that is negative 3 kasi yun yung tinakpan natin. Kung ano yung tinakpan mo, yun yung ilalagay mong value ng x. Kung ano yung root nun. So, that is negative 3. It will become negative 3 plus 4 all over negative 3 plus 2. That is equal to 1 over negative 1, that is negative 1. So, ilagay mo dito, therefore, the correct answer is 2 over x plus 2 minus 1 over x plus 3. Same lang nung nakuha natin kanina using the classical method. Okay? Try natin mga lodi, isa pa. Isang example, paano pag cubic? Pero puro linear lang muna yung factors natin. Gawa natin ng tutorial yung ano, yung quadratic sa mga susunod. I mean, quadratic divisor na hindi factorable. Okay, next example mga lodi. Let's say, ang binigay is for number 2, we have x squared minus 3x minus 1 all over. Let's say, naka-factored form na siya. X minus 1 x minus 2, x minus 3. So, automatically, magiging ano to mga lodi? A over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3. Huwag ka na mag-classical mga lodi. Diretso ka na ng cover up yung takip method natin. So, paano natin kukunin yung A? So, we will just takip. Takip talaga yung Tagalog na Tagalog. So, cover mga lodi x minus 1. So, we have x squared minus 3x minus 1 all over x minus 2 multiplied by x minus 3. So, this will become 1 squared. Bakit? Kasi ano ilalagay natin mga lodi x equals 1? Kasi yun yung tinakpan natin. Takip, takip, then yun yung substitute mo mga lodi. So, this will become 1 squared minus 3 times 1 minus 1 all over 1 minus 2 times 1 minus 3. So, kapag sinimplify natin, 1 minus 3, negative 2, minus 1, negative 3 all over, 1 minus 2, negative 1, 1 minus 3, negative 2, therefore, this is 3 halves. Ito yung value ng A natin. Same thing goes for B and C. So, paano yung value ng B natin? So, yung B natin, mga lodi, this will become, so, ayan, medyo malaki lang yung sulat natin, pero at least makita, x squared minus 3x minus 1 all over, takpan natin yung x minus 2, this will become x minus 1, x minus 3, at x equals 2. So, ano mangyari? So, this will become x squared. So, that is 2 squared minus 3 times 2 minus 1 all over 2 minus 1 times 2 minus 3. So, kapag sinolve natin, 4 minus 6, negative 2 minus 1, negative 3 all over. Ilan yung 2 minus 1? That is 1. 2 minus 3, that is negative 1. So, negative 3 over negative 1, that is positive 3. So, yan yung value ng ano natin, ng B. Tandaan natin yung A natin, mga lodi, positive 3 halves, ha? Yung B natin, positive 3. So, solve naman natin yung value ng C. So, paano natin si solve? So, burayin muna natin ito, mga lodi. So,
So para ma-solve natin yung same mga idol, palitan lang natin yung i-cover up natin. Ang i-cover natin ngayon, x minus 3. So ang matitira, x minus 1 tsaka x minus 2. So magiging anong value ng x dito mga lodi? Ang tinakpan natin, x minus 3, therefore x minus 3 siya. Tama ba idol? Tama, Sir IJ. So that is equal to 3 squared minus 3 times 3 minus 1 all over 3 minus 1 times 3 minus 2. 3 squared, that is 9 minus 9, 0 minus 1, negative 1, all over 3 minus 1, that's 2. 3 minus 2, that is 1. Therefore, negative 1 half yung value ng C natin. Then, ibalik ko lang mga lodi. So, ano na yung magiging final answer natin? So, itong A, palitan mo ng ano yung nakuha natin kanina mga lodi? 3 halves. Ano yung B na nakuha natin? Positive 3. Ano yung C? Negative, so this is negative 1 half mga lodi, diba? Negative 1 half. O kaya, ang pinakamagandang way, that is 3 over 2 multiplied by x minus 1 sa baba, plus 3 over x minus 2, minus 1 over 2 times x minus 3. Any answer, parehas lang naman. So just in case, meron kayong questions, clarifications, huwag kayo maya mga lodi. Thank you so much for subscribing to my channel, and sana mas marami kayo matutunan in the next coming days, months, and years pa mga lodi. Salamat. God bless us all.